Ito po ang gusto kong malaman ng ating mga kababayan na hindi po lahat ay dapat pagtiwalaan. Hindi po lahat ng pulis ay akala mo ay tumutulong sa iyo. Dito po, napansin po namin na ganun po ang nangyari sa amin. Ngayon po, nung nandun po kami sa Napolcom, bigla pong tumawag sa amin, nalaman po na nandun kami sa Napolcom ng PIAS. Ang ginawa po nila, kasi mga testigo, ipinatawag po nila. Is po ang nag-complain sa korte. Sidamahan po kami, nakala namin, ay tinutulungan kami, yun pala po, sila po ang magiging complainant at yun pong mga ebidensya na inipo nila, hindi po yung aming ebidensya na kinalap namin para sa aming sariling depensa. Ay yun pong kanilang depensa po, ang yun pong kanilang ebidensya ang ipinasok po nila. What are you trying to say right now? Yung ebidensya na hawak ninyo ay hindi yun ang ebidensya na pinail ng mga police? Opo, kasi po... Don't muna, wait. How can you be sure of that hindi yun ang pinail nila? I have the copy, sir. Anong copy yan? Yun pong copy galing sa fiscal. Is that the complaint that was filed by the police? Yes, sir. And the affidavit naman ng ano, yung affidavit ng mga complainant, yun nga andun po, ba sa pinail ng mga police? Nandun po. Nandun pala eh. So, ang nangyari po kasi, yun pong affidavit ang ginawa nila na affidavit ay kulang po dun sa ikinwento ni Adrian. Ang nangyari po kasi, may kinikwento po ang testigo, ang sabi po nila, tama na yun, okay na yan. Okay. So, siyempre po, ang akala nila, tinutulungan sila. Like, pero ang katotohanan po, napapababaw yung kaso dahil hindi po nailagay yung mga talagang point na dapat ay maging... So, for example, Jenny, anong mga binawas sa mga ebidensya na sinasabi mo ninyo that nakasama doon sa affidavit ng nila Brian na hindi isinama ng ating mga kapulisan? Katulad po nung pagtutok ng baril para po umalis siya doon sa tulay. Nasa affidavit yun ni Brian? Doon po sa ginawa ng pulis ay wala po yun. Can you kindly submit all the documents? Kami po ay nag-submit ng bagong affidavit. Wait. Can you kindly submit to us the documents pertaining to what you're saying right now? Because if that is true, na binawas yung mga ebidensya na nakalagay sa affidavit ni Adrian and was not included on the filing of that case doon sa piskal, then there is something sinister on this. Because I think that will make the case much weaker and subject to dismissal. Kung ang sinasabi mo yung pagtutok, yun ano po. Sinasabi mo? Pagtutok yun. ng baril. Submit to us. Nandiyan na po. Sinabita po namin nandiyan sa staff. Can you kindly give us... Sige, kukunin ko, then you proceed. Okay, go ahead. Sir. Yun po yung sinasabi namin na... At tapos po, nung na-file naman sa korte ng police, nung magbibigay na po ng evaluation, idadakit na po yung kaso, bigla pong nakipag-swap ang pulis. Si Adrian Laresma na po ang ginagawa nila na complainant. So, magkakaroon pa po kami ng supplemental affidavit. Kumuha pa po kami ng bagong attorney para po magkaroon ng supplemental affidavit. At the same time, yun pong kakasuhan, isa po sa dapat kasuhan, ay hindi po nila isinama doon sa isinabmit nila na complaint. Kaya po, magkakaroon pa po kami ng another na... Tanungin muna natin, sino nag-complain sa police? Anong pangalan ng complaint na police? Colonel Pronda po ang alam. Andiyan ba si Colonel Pronda? Colonel Pronda, is this true that may binawas kayo doon sa mga affidavit nila? Can you kindly introduce yourself and your position and your circumstances? Yes, sir. Good morning po. I'm Police Lieutenant Colonel Ruelito Tolentino Fronda po, former Chief Provincial Investigation Detective Management Unit po ng Batangas sa PPO. Sige, can you kindly answer the question that yung pong pagtutok ng baril ni Mitzi doon sa suspect was deleted on your final submission of complaint sa piskal? Is it true? Hindi po totoo yun kasi yung pong statement po nila ay ang kumuha po noong kanilang statement ay atin pong FIAS. Then po dumaan po ang sa proseso doon po sa DC-20
kung saan po ay ni-review po ng ating provincial prosecutor sa katauhan po ni Attorney Ariola ng Lucena City. Yung pong lahat ng ebidensya na isinabit po namin at mga affidavits po nila. Kaya po masasabi po natin na ni-review po yon, pinabasa po sa kanila, pinaintindi. At sila po yung nag-usap. Totally po, hindi po kami pinapapasok rin ni Piskal. At isa-isa po kami kinakausap. Kaya po masasabi po natin wala pong nangyaring deletion or kung ano man doon po sa statement na binabanggit po nila. Yes, sir. The paraffin test conducted with the one police staff sergeant Michi M. Perez gave negative result to the presence of gunpowder nitrates, sir, your honor. And another paraffin test conducted with respect to Brian Laresma also gave negative result for the presence of gunpowder nitrates, sir. Seven, parehong negative. But how would you explain? No? How would you explain? Because during the previous hearing, yung Perez admitted that he shoot the victim twice. Yes, Your Honor. With respect to the negative result of the paraffin, Your Honor, because paraffin is it's a corroborative evidence, so it doesn't necessarily mean that if the person gave negative result to the paraffin test, it doesn't mean that he did not fire a gun. Yeah, of course, but yes. The allegation made by Perez is that the victim shoot her first. So negative din. Tapos siya negative, but she admittedly during the previous hearing. Opo. Admitted that he indeed shoot twice. Congressman Paduano, if I may lang, briefly in relation to what you're asking, kasi tinitingnan ko yung baril na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung baril na sinabit sa inyo? As I have said, baril. Kasi yung baril, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung baril, kung titingnan mo, wala siyang hammer. Wala siyang powder burn. Kung talaga itong pinutok ni Brian, kung wala siyang hammer, paano ito puputok? How did that happen? Sir, sa pagkakaintindi ko po, ang incident po is nangyari on May 28 and the paraffin was conducted on May 29 at 10 p.m. in the afternoon po. The possibility na mawala na yung nitrate, lalo-lalo na kung naghugas ng bumaril ng suka, mawala na. Hindi, sir, kasi yung gunpowder nitrates po siya, that can be detected for as maximum of 72 hours or 3 days po, sir. Therefore, can we not also conclude na yung .38 caliber hindi pinutok? It is also a very big possibility that the firearm, the caliber .38, was not fired. It is possible po, sir. Yes, and that is precisely the reason why results of paraffin examinations are not conclusive insofar as the courts are concerned. Hindi po ba? Opo, sir. Yes. Thank you, Mr. Chair. Kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognition, pero tinanggal po yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong Franklin. Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Michi, binaril niya agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo. We know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you? Ha? Tawagin natin. We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga kasama kayo, magkakasama kayo ngayon. Time will come. Maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo.
Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila eh. Para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your ano, your ano? No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga? Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal. Corporal Chavez. You are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Yes. 7:30 p.m. po, Sir. Sir, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Makaraig. So, alas 6 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad. Magkasama na kayo. Ha? That day, Your Honor. Kasi si Trinidad andun sa ano, sa crime scene, ha? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez, paninindigan mo rin, nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo, sige. Carpio, ay Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba noong araw na yan? Yes, sir. Duty ka? Yes, po. At kung may magpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka? Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car? Or sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon? Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo doon? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay? Yes, Your Honor. Okay. Ha? Si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge. Ha? Kalapit mo sila doon? Yes, Your Honor. Kalapit mo? Yes, Your Honor. Okay. Sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes, po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa ano ka, nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan. Ha? Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 p.m. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi saka si Makaraig at yung sa green car na nauna nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa at isang asset. At ito naman yung kapatid ni Trinidad na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, tigil. Hindi natin nakita. Yan si Franklin Panking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes. Correct. Sige, so, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. But sayang kayo. Si Karandang, La Rosa, si Carpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Maniwala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya. Nag-lunch pa siya kay Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? I-meet ko yung kapatid ko eh. And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niya to. Hayaan mo rin si Makaraig sa kasi ano, Michi Perez. Pero kayong tatlo,
Mr. Chair. Sige, Congressman Akop. Pwede po bang pakita ninyo yung kwan? Anong oras dumaan yung mga motor? Please, yung video, at saka please. Anong oras dumaan yung pulang kotse? Ayan. Yung green dumaan ng 428. Ayan. Dumaan na sila. Kasi sinasabi nila, sa affidavit nila, 428 dumaan yung green saka red. Yes. So in other words, maaga pa. Nandun na sila. Nandun na sila. Kasi 428 eh. Pero sa affidavit nila, Congressman, nakalagay dito, 430, nandun pala sila sa opisina. Pinapunta na ng media, Now, Mr. Chair, may I ask the provincial director? Yes, sir. Is there a possibility na yung magkapatid ay pinakihinalaan ng inyong mga pulis na involved sa drugs? Yes, sir. Involved sa drugs. However, so yun nga sir, as I have previously mentioned in the previous session, may irregularity.